Mamang Police, huwag po kayong magduro. Vice President po ang harap nyo. Respeto naman po. Dito kasi nag-umpisa ang lahat. Yan, nung isa kay si Atty. Sulayka Lopez sa ambulansya. So ito, pansin nyo, yung police nagmamadali. Oh. Andun pa si Bibi Sara. Gusto niya na isara. So dito, so, sinara o. So dito, makikita, mapansin natin dito yung police o. Yung karakter ng police o. Galing niya o. Siya una nagduro ha, siyempre si Sara gumante din, nagduro na rin. So dapat hindi siya nagduro kasi Vice President yung kausap niya. O, sino ba una nagduro? O, nagduro, please. O, meron ba? O, wala ka talaga ganang pulis. O, gumante din si Bibi Sara magduro. Mas gumante rin lalo yung pulis. O, si mamang pulis. Dapat hindi niya ginawa yan. Vice President yan, binoto ng tao. Ang pulis pa ngayon ang demanda kay Bibi Sara. Muntik na nga masaktan si Bibi Sara. Police Quezon City, ang demanda nila kay Bibi Sara ay direct assault. At malinaw yung video na ang pulis, alam niyo na andun pa si Bibi Sara, tirak pa niya agad yung gun. Ang likod ng ambulansya. So ano ba yung Article 148? Mag-research tayo. Ito yung file ng complaint nila sa Quezon City Prosecutor. Ito yung complainant, Police Lieutenant Colonel. Yung respondent, yung kinasuha nila, si Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. At yung offense, pinaka sa baba, sa my right side, yung yung offense nilagay nila, violation of Article 148, direct assault. Yung date and time of commission, November 23, 2024. At yung place of commission, Veterans Memorial Medical Centers at Quezon City. Ito yung Article 148 of the Revised Penal Code of the Philippines, Crime of Direct Assault Penalty. The penalty for direct assault is prison correctional in its minimum period. So may kulong siya. At may multa and fine up to 500 pesos. If the offender lay hands on a person in authority, the penalty is prison correctional in its medium and maximum periods and fine up to 1,000 Philippine pesos. So, maliit lang yung fine pero meron siya kulong. Yung sa PNP po, kasi direct assault, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw po i-relieve ng AFP. Oo. Para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery.